Mom, Dad, Tita Tito, hi dear, anong ginagawa nila dito? Ano pong ginagawa nyo dito? Natatarantang tanong ko. Ano pa? E di binibisita kayong mag-asawa? Mom said, bakit ngayon pa? I allowed them, at agad akong niyakap nila Mom and Tita. I just nodded to my Dad and Tito. They entered the house at agad na nakita si Agnes na natutulog. Oh, my dear baby, ang ganda-ganda niya, sabi ni Tita. I agree, Mare, Mom said, while they are busy talking, nilapitan ko si Agnes at ginising. Babe, wake up, I gently pat her cheek, sana naman makisakay ta. Unti-unti niyang iminulat yung mata niya at dahil malapit ang mukha ko sa mukha niya, at nakahawak pa yung mga kamay ko sa pisngi niya, nagulat siya. Ano ba, hayaan mo akong, just ride on, pabulong at madiin na sabi. What, bago pa siya matapos sa pagsisilita, napatingin na siya sa direksyon nila Mom and Tita. Nagulat siya at agad akong niyakap, hi Mom, hi Tita, hihihi, babe bakit ngayon mo lang ako ginising? Bumitaw na ako sa pagkakayakap sa kanya and kissed her quickly on the lips. I love her lips. I saw her face turn red. She's so cute. Before I teased her, itinulak ako ni Mom at agad na niyakap si Agnes. I miss you baby girl, sabi ni Tita. Ako din, I miss you Agnes, said Mama. Ma, hindi na po ako baby at miss na din po kita Tita at Mom, sabi niya sa matamis niyang boses. Si Tito ni Mesyo naman ay ginululang ang buhok ni Agnes, si Dad ay tinanguan lang si Agnes. Mom, tama na po kakayakap sa asawa ko, I said, then I pulled Agnes away from her. Nang makuha ko siya ay ako naman ang yamakap dito at hinalikan siya. I think I'm addicted to her lips. Ang sweet-sweet talaga nila Mare. Mom Angie said, tama, in love talaga sila sa isa't isa tama ba ako? Sabi ni Tita Jing, Agnes Mom. Nilinggan ko si Agnes and I saw her smile, a fake one. I can see all the sadness in her eyes, hindi ako pwedeng mag-guilty. Tita and Mom, kailangan kong putulin ang usapan nila. Just call me Mom, Raven, till now hindi ka pa sanay na tawagin akong Mom. Tita said, well Tita, I mean Mom, kumain na po ba kayo? I asked, actually we're not. Yung mga foods na binili namin eh nasa kotse pa. Okay Tita, I mean Mom, kukunin na lang po namin. Hinila ko na si Agnes palabas ng bahay. Pagkalabos namin ay hinarap ko na siya. Hey, just ride on okay. We need to act like a real couple. We need to act sweet in front of them, baka malaman nila. Tumanggo lang siya at naglakad palayo. Hindi pa ako tapos eh. Nasa dining na kami at kumakain. Kamusta ang buhay mag-asawa? My dad asked. It's fine dad, masaya naman kami. I said, si Agnes naman tahimik lang na kumakain. Really, that's good to hear. Well tama nga kami na kayo ang ipakasal sa isa't isa. Mom Jing said and I just smiled to what she said. Kung alam nyo lang po. Agnes dear, hindi ka naman pinapaiyak nitong si Raven, right? Muntik ko nang maibuga yung iniinom ko, tiningnan ko si Agnes baka magsumbong siya at pag nangyari yun, I'm dead. No tita, hinding-hindi niya po magagawa sa akin yun. Mahal na mahal niya po ako eh. Nakaramdam ako ng kirot sa puso ko. Habang sinasabi niya yun, parang maluluha siya. That's good son, promote me that you don't hurt this pretty lady, okay? Kung alam lang talaga nila. I promise dad. For God's sake, lagi ko siyang nasasaktan at sinasaktan. Good, kasi kung sasaktan at lalakuan mo ang baby girl namin magtago ka na sa lungga mo. Seryosong sabi ni Tito Nemesio, nakaramdam ako ng kaba nang sabihin niya iyon, napabuntong hininga na lang ako. Dad, tinatakot niyo naman po si Raven eh. I trust him so much. I trust him because I love him. Alam kong hindi niya magagawa yung lokohin ako. She weakly said, oh God, and trust, nagpaparinig ba siya? I know baby, I was just joking. Alam ko naman na hindi ganun si Raven, sa tagal ba naman ang relasyon ninyo eh? Tito said, by the way, Raven nagpalit pala kayo ng enrollment.
Mas cute yung tawagan ninyo dati na wifey and hubby. Mas magandang pakinggan. Napalingon kami ni Agnes kay Mom. Ano Mom, bakit ba ako nauuto? Tumingin ako kay Agnes asking for help. Ah, tita ano po nakasanayan na po kasi namin yung babe eh kaya ayun po nagtuloy-tuloy na. It's okay baby, hindi naman mahalaga yung mga ganyan eh. Ang mahalaga naman eh yung mahal nyo ang isa't isa. Tita said, hihihi opo, ayun na lang yung nasagot ni Agnes. Anyway son, wala pa bang buo? Dad, what are you talking about? Naguguluhang tanong ko. I mean, wala pa bang baby sa tiyan ni Agnes? This time si Agnes naman ang nabilawkan, bakit sa lahat ng tanong ayan pa? Oo nga, gusto na namin ng apo. Singit ni Mom. Hui, ano dad? Wala pa, naputol ang sasabihin ko nang magsalita siya. Huwag po kayong mag-alala tito, dad ating din tayo dyan mag-ante na lang po kayo. Ano daw? Edi ibig sabihin gagawa kami. Bakit ko ba iniisip iyon? Talaga baby girl, gusto ko ng baby boy okay. Sabi ni tita, ang excited nila. Honey you want a baby boy? If you want we can make. Naputol ang sasabihin ni tito nang pingutin siya ni tita. Shut up Nemesho, ang tanda-tanda mo na para doon. Nagtawanan lang kami sa sinabi ni tita. Hahaha pupuntos pa eh. Nandito na kami sa labas ng bahay, uuwi na sila mom. Paano ba iyan? We need to go now. Hey Raven, take care to my daughter, alright? Tumanggo lang ako. Niyakap nila si Agnes. Take care Agnes, sabihin mo lang sa amin kung may babae si Raven, okay? Napayuko na lang ako. Don't worry mom and tita. Mahal niya ako kaya hindi niya magagawa iyon, right babe? I just nodded again. When I stared at her eyes, makikita mo ang lungkot. Anak, take care, okay? Always remember what I said to you, she's one of a kind, kaya wag mo na siyang sasaktan. Just love her. Love, okay, love. Tapos binigyan niya ako ng mantaman hug, pasensya na dad. Hoy, binata, huwag mong sasaktan ang aking munting babae, okay? Saktan mo siya at papatayin kita. Pasensya na po tito. Sinira ko na ang mga pangako ko, pasensya na. Yes tito, I won't hurt her. Nakita kong nakatitig sa amin si Agnes and then I saw her eyes full of sadness and hurt. Nag-iwas na lang ako ng tingin, hindi ko kayang tumingin sa kanya. Okay, bye Agnia, bye Raven. Sabi ni mama at tita. Kami na lang ni Agnes ang nandito sa labas. Lalakad na sana siya papasok pero pinigilan ko. Thank you, she started at me coldly. You don't need ta. Ginawa ko lang iyon kasi ayokong ma-disappoint sila mom, ayokong malungkot sila nang dahil sa akin. Nang dahil sa atin, ayan na naman siya sa malamig na pananalita niya. Ayoko nang ganyan siya pero ako ang dahilan kung bakit siya nagkakaganyan. Ako. Okay, she just walked away, lagi na lang. Pero huminto siya at nagbitaw ng salita. Dahilan para kumirot ang puso ko. Ayoko silang idamay sa problema ng relasyong ito. Ayoko silang madamay ng dahil sa kalokohan mo. 4 na araw na din ang nakaraan simula nung dumalaw sila mom at dad dito. Ganun pa rin siya sa akin, hindi ko alam kung bakit ko ito nararamdaman, pero aaminin ko na mimiss ko yung dating pakikitungo niya sa akin, yung paglulutuan niya ako ng pagkain bago pumasok pero sa tuwing naaalala ko yung mga nangyari dati. Hindi ko maiwasang magalit, hindi ko matanggap kaya gusto ko pa siyang masaktan. Nandito ako sa bar, kausap si Quintin, sinabi ko sa kanya yung mga nangyayari sa bahay, kay Agnes, sa amin. Elangya ka pala dude eh. Gagawin mo na lang yun, sa bahay niyo pa at worst sa kwarto niyo. Sa kwarto niyo ng asawa mo. Malala ka na, kawawa naman yung asawa mo dude, kahit sinong babae magiging ganyan ang trato, kung nakita niya yung asawa niya na may ginagawang kababalaghan kasama yung kabit niya. Alam mo hindi na ako magtataka na one of these days ay mag-file siya ng annulment paper. Buti nga hindi ka pa hinihiwalayan eh. Napatigil ako, hiwalayan. Hindi ko alam kung bakit hindi niya pa ako hinihiwalayan, siguro nagtitiis lang siya sakin para kila tita. Ewan ko, wala na eh nangyari na. Hindi ko na maitatama pa yung mali ko. Walang buhay na sabi ko. Iyon naman pala eh.
Alam mo nang ang mali, bakit ginawa mo pa? Ngumisi ito sa akin at napayuko ako. I don't know. Masaya ka ba? Masaya ka ba sa ginawa mo? Masaya ka ba na nakikita mong nasasaktan yung asawa mo? Masaya ka ba na nakita mo kung gaano siya nasira? May palm attack na luha sa mga mata ko. Masaya nga ba ako? Oo, yun ang sabi ng utak ko, pero kung masaya ako, bakit ako nasasaktan? Bakit naninikip ang dibdib ko kapag nakikita ko ang luha niya? Bakit tumutulo ang mga luha ko? Bakit ayaw ko na siyang saktan? Hindi ang sinisigaw naman ng puso ko. Kung hindi, bakit sinasabi ng utak ko na sige pa? Nasaktan ko pa siya. Nalokohin kagaya ng ginawa niya sa akin noon. Hindi ko na alam. Hindi na. Oo, masaya ako. Kasi naramdaman niya din yung naramdaman ko dati. Hindi ako masaya. Pero ayoko nang binabaliwala niya ako. Hindi ako sanay sa paraan ng pakikitungo niya sa akin ngayon. Napahilamos ako gamit ang mga palad ko. Ayan yung sinasabi ko sa'yo, dude. Pag hindi ka na binibigyang pansin ng asawa mo, dyan ka nakabahan. Hindi nakakatulong si Quintin. Tumayo na ako at lumipat ng ibang table. May lumapit naman sa akin at bigla akong hinalikan. Hi babe, na-miss kita. Si Morena. Hindi niya ba nahal ata na ginamit ko lang siya para saktan si Agnes? Wala akong panahon sa'yo ngayon. Sabi ko at lumabas na ng bar. Napalingon naman ako sa dalawang babaeng tumatawag sa akin. Wala ako sa mood, ma'am, babae ngayon, kaya sumakay na ako sa kotse at umuwi. Pagkadating ko sa bahay, patay lahat ng ilaw, wala pa siya, lagi na lang late umuwi, gabi na din, mag-aalas 11 na wala pa rin siya. Umakyat na ako sa kwarto namin na ngayon ay kwarto ko na lang, naipikit ko ng madiin ang mga mata ko, naguguluhan ako sa nararamdaman ko. Tama ba yung ginawa ko? Hindi ko dapat pagsisihan yung mga ginawa ko at mga gagawin ko sa kanya. Pumasok ako ng bathroom at naligo. Habang naliligo, nakarinig ako sa baba ng pagbukas at pagsara ng pinto. Nandiyan na siguro siya. Dali-dali akong nagbihis at bumaba. Teka, bakit ba ako nagmamadali? Pero huli na para magreklamo, dahil nakababa na ako. Nakita ko siya nakadapa sa sofa at napamura ako sa itsura niya. Bakit ganyan yung suot niya? Sobrang ikli ng dress nito. Halos makitaan na siya niyan eh. Lumapit ako sa kanya at inamoy siya. Pinaharap ko siya sa akin nung nakita niya ako nang bigla itong nagsalita. Saan ka galing? Seryosong tanong ko. Sa lalaki ko. Nabitawan ko siya. Bigla siyang umisi sa akin. Well, sa bar, kasama ang mga lalaki ko, nakipaglandian kung saan-saan, alam mo ba na enjoy ko sila? Jeez, ang dami nila kanina. Alam mo ba lahat sila masarap? Nabalot ng galit ang aking isip at nabalot naman ng selos at sakit ang aking sirang puso. Bigla itong humalaklak. Stop! Hindi ko alam kung bakit ako nasasaktan sa sinasabi niya. Why? Di ba ito ako? Isa akong malandi. Isa akong malandi sa paningin ng mahal kong asawa. Hinawakan ko siya, pero itinulak niya lang ako para makatayo siya. Get off me. Huwag mo akong hahawakan, madumi ako. Isa akong maduming babae gaya nga ng sabi mo, madumi ako. Matigas at malamig na sabi niya. Lumakad na siya papalayo, pero hindi pa man siya nakakalayo e nakita kong matutamba siya. Kaya mabilis akong lumapit sa kanya at hinawakan siya na nawalan ng malay. Inakyat ko na siya sa kwarto namin at inihiga, tinitigan ko siya. Ang ganda niya talaga. Hindi ko alam kung bakit ako nasasaktan sa mga sinasabi niya kanina. Hinaplose ko yung mukha niya, nakita kong may luhang palm attack sa mata niya. Nasasaktan ka ba? Totoo bang nasasaktan ka? Hindi mo ba ako niloloko? Lumapit ako sa kanya at hinalikan siya sa lobby. Pagkatapos noon ay niyakap ko siya ng mahigpit. Niyakap ko siya dahil ito ang gustong gawin ng puso ko. Nagulat ako nang bigla siyang magmulat ng mata at nagsalita. Kerwin, nagising ako nang may maramdaman akong mabigat na nakapatong sa bewang ko. My head is hurt. Uminom nga pala ako kagabi sa bar, nakita ko si Raven doon, may kahalikan siya. Sino pa Eddie, si Morena? Buwisit na babae iyon. Nilinggan ko ang taong nasa tabi ko at laking gulat ko nang makita si Raven.
Akala ko si Kerwin yung nasa tabi ko, akala ko siya. Agad akong nainas nang makitang nasa kwarto niya ako at nakahiga sa kama namin na binaboy nila ng babae niya. Anong ginagawa ko dito? Ayoko dito. Nagising si Raven dahil sa sigaw ko, tumayo na ako at nilinggan siya. Bakit mo ako pinasok sa kwartong ito? Bakit mo ako ipinasok sa kwartong ayoko nang puntahan pa at higaan? Dito kayo gumawa ng kababuyan ni Morena, tapos ihihiga mo ako dito sa kama mo. You know what? Lalabas na sana ako ng magsalita ito. You're drunk and I want to be with you. Pero hindi ko rin naman narinig dahil binulong niya lang ito. Pero may kasunod pa pala yun. Hindi ka nalang magpasalamat na inakyat kita dito, nakakaawa ka naman kasing tingnan kung sa sofa ka matutulog. Napaharap ako dahil sa sinabi niya. Hindi ko naman kasi sinabing iakyat mo ako dito at talaga, nakakaawa ako. Raven, may awa ka pa pala. Nginisyan ko siya lang yung palatae. Ngayon pa naawa kung kailan durog na ako. Iniwan ko siyang tulala at lumabas na ako sa kwarto niya. Pumasok ako sa kwarto ko, naghahanap ako ng damit dahil maliligo ako, then, I accidentally saw my DSLR, kinuha ko ito at binuksan. Humiga ako sa kama at tiningnan ang mga dati naming pictures ni Raven. Pictures na naka-nose to nose kami, nakahalik siya sa pisngi ko, naka-pout, nakahalik sa sentido at sa lobby, nakayakap at iba-iba pa. Napatigil ako nang may makita akong video dito. Planay ko ito at naiyak na lang ako. Hi, etong babaeng nasa tabi ko, mahal na mahal ko iyan. Hi wifey, mahal na mahal kita. Pinaawlanan niya ako ng mga halik niya. Ako, ayun, wala akong kamalay-malay na binividyohan niya ako kasi tulog ako. Wifey, mahal kita pero sorry sa gagawin ko, at sinimulan niya ng drawingan ang maganda kong mukha. Ayan, wifey, paggising mo wag kang magagalit ah. Mahal naman kita eh. Ang ganda-ganda mo talaga. Hi hubby, hihihi. Hi wifey. Then makikita mo sa video na tumayo ako at pumuntang CR. Ah, hubby, hahaha, mahal din kita wifey. At doon na naputol yung video and I cry silently, namimiss ko na yung araw na yun, yung sweet siya sweet kaming nag-aasaran, makikita mo sa video na mahal niya talaga ako. Gusto kong madama ulit yung pagmamahal niya. Mangyayari pa ba yun? Napapikit na lang ako ng mariin. Alam kong hindi na kami babalik sa dati. Tanggap ko na hanggang dito na lamang. Nandito pa din ako sa kwarto ko. Tumunog yung cellphone ko, may nag-text at pag-open ko si Morena lang pala. May kailangan kang malaman. Ano naman yung kailangan kong malaman? Hindi ko na lang ito pinansin at bumaba na. Pagbaba ko nakita ko si Agnes na nanonood ng TV. Pumunta na lang akong kusina at naghanap ng makakain. Pagkatapos kong kumain, pumunta akong living room at nakita ko siyang nakangiti, at pinipigilan yung tawa habang hawak yung cellphone niya, may cut-text siguro. Sino naman kaya yun? Si Kerwin. Bakit ba ako naiinis? Nandito ako ngayon sa living room. Nakaupo sa sofa. Nanonood ng TV, kilig throwback ng My Love from the Star. Nanonood ako nang biglang tumunog ang sapi ko. Mula kay Kerwin. Hoy, miss na kita. Napangiti na lang ako sa text niya. Haha, kay Kerchin. Oh, miss na din kita best friend. Mula kay Kerwin. Talaga, tapos pwede bang pumunta ka sa pad ko, na miss talaga kita. Kay Kerwin. Baka mamaya, haha. Stop that crap Agnes, you can't wait to see me ha. Mula kay Kerwin. Oo, syempre hindi na ako makapaghintay. Gusto kitang makita ngayon din. Haha, I love you na Kerwin. You never fail to make me smile. Oo, mahal ko siya bilang best friend ko. Talaga, kung liligawan kita, sasagutin mo ba ako? Syempre magpapakabait ako. Tapos, ano ang isasagot mo? My answer is a big no. I hate you Agnes, ang kulit mo. Hahaha, I love you too best friend. Hindi na siya nag-reply. Hahaha, hindi ko maiwasang hindi matawa. Ano kayang itsura ni Kerwin ngayon? Napahalakhak na lang ako. Saya mo ah, sino naman yung kalandian mo? Nagulat ako nang may biglang magsalita sa harap ko. Yung naka one night stand ko.
I playfully said and smirked at him. Agad na bumalat ang galit sa mukha nito. Sa tingin niya talaga magagawa ko iyon, no? Agnes, bakit ka ba nagkakaganyan? Naiinis na wika nito. Alam mo ang sagot sa tanong mo. And with that, tumayo na ako at umakyat patungo sa kwarto ko. Umakyat na si Agnes. I felt pain inside my heart nung sinabi niya kung sino ang ka-text niya. I swear I'm gonna kill that bastard. Wait, what did I just think? I don't care if she had a one-night stand with that bastard. Kung ganyan siya, edi magtimanggan na lang kami. Galit ako ngayon. Nang biglang tumunog na doorbell. Sino naman iyon? Napatingin ako sa orasan, mag-aalas 6 na at magdidilim na. Sino ang pupunta dito? Baka yung bastardong Kerwin na yon. Naiinis na lumabas ako at laking gulat ko nang makitang si Morena ito. Anong ginagawa niya dito? Pumasok siya and she gave me a peck on my lips. What are you doing here? Pero imbis na sumagot pumasok lang siya sa loob ng bahay. Nasa loob na kami at siya. Eto, sitting pretty dito. Ano bang ginagawa mo dito, Morena? Tumayo siya at lumapit sa akin. I need to tell you something. Dapat sinabi ko kagabi pero. Just say it, woman. Buntis ako. Siya ano? Narinig kong sumigaw si Raven, may kausap ata sa baba. Basta ako pupunta ako kila Kerwin, nakita ko yung susi ng kotse ko na nakapatong sa bedside table. Matagal ko na ring hindi nagagamit yung kotse ko, kaya kinuha ko ito at agad-agad bumaba pero napahinto ako sa narinig at halos mawala ng lakas. I'm pregnant and you're the father of my child. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Bigla na lang sumikip yung dibdib ko. For the third time, parang gumuho yung mundo ko. At hindi lang yun, yung nagpaakit sa akin, kundi siya. Nakita ko kung paano niya yakapin si Morena at sabihin ang mga salitang nagpaguho ng mundo ko. Really, you're pregnant? Magiging tatay na ako, yes. Hindi kagaya sa mga napapanood kong movie. Pag nalaman mo na buntis ang kabit mo, idedenay mo ito, kasi ayaw mong masaktan ang asawa mo. Pero hindi niya itinanggi at worst, masaya pa siya. Mark this day, this is the most painful day I ever have. Lumuluha ulit ako at nang dahil ito sa aking asawa. Lumapit ako sa kanila na hindi mapahiwalay sa higpit ng yakapan. Wow, just wow. Masaya ka pa na nakabuntis ka, Raven, ha? Huh? Bakit ko kailangang maranasan yung ganitong sakit? Lumuluhang bungad ko sa kanila. Bakit, Agnes? Ano naman ngayon sa'yo kung masaya siya? Masaya siya kasi mahal niya ako. Mahal ni Raven ang dinadala ko at ako. Hindi ko pinansin yung sinabi ni Morena. Kahit tagos iyon hanggang buto ko. Hinarap ko si Raven na puno ng sakit, pandidiri at higit sa lahat, galit. Galit ako. Binigyan ko si Raven ng isang malutong at malakas na sampal. Raven, naalala mo yung sinabi mo dati? Napagsisisihan kong makasal sa'yo. Hell, eto na yun, sising-sisi na ako. Dapat lang, kung hindi ka sana pumayag sa kasal na ito, di sana wala ka sa sitwasyong ganito. Matigas na sabi niya, tumulo na lang yung luha ko, tulo na sila ng tulo. Lumapit ako sa kanya at pinagsasample siya. Mga langya kayo. I hate you. Humahagulgol na sigaw ko. Galit akong tumingin sa kanila. Pagsisisihan mo din yung mga pinaggagawa mo at pagdumating yung araw na yun. Raven, ako naman ang magpapahirap sa'yo. Galit na galit na sabi ko. Hinding-hindi ko pagsisisihan ito, Agnes, hindi. Malamig na sabi niya at sana mapanindigan niya nga iyon. Umalis ka na, singit ng mukhang singit na si Morena. Shut up, slut. I said to Morena, nagtitimpi lang ako sa babaeng ito dahil buntis ang babaeng ito. Binalingan ulit si Raven. Raven, bakit lagi mo akong sinasaktan? Bakit lagi mo akong pinahihirapan? Gigil na sabi ko habang lumuluha. Dahil gusto kong maramdaman mo kung ano yung naramdaman ko at doon ako masaya, Agnes, ang saktan ka. Masaya siya. Wala naman akong ginagawa, diba? Wala. Kasalanan mo kung bakit ka nasaktan dati, Raven. Hindi ko kasalanan iyon. Hindi ko kasalanan ang timang ka at mas pinaniniwalaan mo yung iba at mga nakikita mo kesa sa akin. Pagsisisihan mo tong mga ginawa mo, pag nalaman mo yung totoo, Raven,
pagsisihan mong sinaktan mo ako at lahat-lahat ng ipinaramdam mo sa akin ibabalik ko sa iyo, Raven, mark my words. With that, tumalikod ako sa kanila ng may luha sa mata. Galit ako sa kanya. Tama na masyado ng masakit, huli na ito, pinapangako ko, huli na talaga ito. Sumakay ako sa kotse ko at pinaharurot ito. Halos wala ako makita ng dahil sa pesteng luhang ito. Ayoko nang masaktan, please, ayoko na. Nanlalabo pa din ang mga mata ko. Kinapa ko yung cellphone ko sa bag, pero hindi ko ito makapa, kaya tiningnan ko ito, at nung nakita ko na dinail ko yung number ni Kerwin. Pero pagtingin ko sa daan, hindi ko inaasahan na may paparating sa gilid ko na truck, bago pa ako makaiwas ay bumangga na ang kotseng sinasakyan ko. And everything went black. Tumatawag si Agnes, pero, pagkasagot na pagkasagot ko isang malakas na tunog lang ang narinig ko, tulungan niyo may babae, nako, kawawa naman. Kinabahan ako, God Agnes. Dali-dali akong lumabas para hanapin siya. Sana ayos lang siya. What? Kinabahan ako sa sinabi niya pero pinaulit ko kasi narinig ko ang pagbukas ng kwarto ni Agnia. It's payback time. Sabi ko, buntis ako at ikaw ang ama ng anak ko. Naramdaman ko ang presensya ni Agnes na nakatitig sa amin. Napangisi ako. Really, you're pregnant? Magiging tatay na ako, yes. I smirk, hindi ko naramdaman na nakalapit na pala sa amin si Agnes. Bakit Agnes, ano naman ngayon sa'yo kung masaya siya? Masaya siya kasi mahal niya ako, mahal ni Raven ang dinadala ko at ako. Hinarap niya ako na puno ng sakit, pandidiri at higit sa lahat galit. Galit siya. Binigyan niya ako ng isang malutong at malakas na sampal. Napabilang ang mukha ko sa kaliwa. Raven, naalala mo yung sinabi mo dati? Napagsisisihan kong makasal sa'yo. Hell, eto na yun, sising-sisi na ako. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Dapat lang, kung hindi ka sana pumayag sa kasal na ito, di sana wala ka sa sitwasyon na ganito. Matigas na sabi ko. Tumulo yung luha niya, tulo na sila ng tulo. Lumapit siya sa akin at pinagsasample ako. Ano babe? Kailangan ko ng tatay ng anak ko, ayokong lumaki yung anak kong bastardo. Hindi ko alam. Ano nang mangyayari sa amin ngayon? Buntis si Morena. Ang loko ko. Hiwalayan mo na siya babe, hindi mo naman siya mahal, di ba? Tayo na lang ang magpakasal. No, hindi ko kaya yun. Morena, are you sure I'm the father of that child? Nanlalaking matang tumitig ito sa akin. God Raven, ikaw lang ang lalaki sa buhay ko tapos itatanong mo iyan. Napailing na lang ako. Umuwi ka muna Morena saka na lang natin ito pag-usapan, umalis ka muna. Walang ganang sabi ko at tinalikuran siya. Pero babe, Morena, I said get out. Matigas kong sabi sa kanya. Fine, basta kailangan kita. Pag-uusapan natin ito, hindi ito basta-basta Raven, at umalis na siya. Buntis siya, nakabuntis ako, gusto kong saktan ang sarili ko. Nakaupo ako sa sofa nang biglang may mag-text dito, inopen ko. Kailangan mong malaman ang totoo, kailangan nating mag-usap. I'm Homer, hindi rehistradong numero. Ano na naman ang kailangan kong malaman? Re-replyan ko na sana ito nang biglang may tumawag. Unregistered number din, pero hindi ito yung kanina. Sinagot ko ito. Nasaan ka? Si Agnes na aksidente na. Pumunta ka, I swear I'm gonna kill you. Pag may nangyari, inend ko na yung call at yung dali-daling pumunta kung saang ospital yung sinabi niya. God Agnes, maging okay ka please. Saan ko hahanapin si Agnes? Sana walang nangyaring masama sa kanya. Number ni Agnes ang tumatawag, agad-agad ko itong sinagot. Agnes, asan ka, anong nangyari? Pero imbis na siya ang sumagot Sir, ikaw ang last dial call ng cellphone na ito kaya naisipan po namin na tawagan, na aksidente po ang kotse na sinasakyan ng may-ari ng cellphone na ito, nadala na po ang babae sa ospital, nasa ER na po siya, pumunta po kayo. Dali-dali akong sumakay sa kotse ko at pumunta sa Espinal na sinasabi nung tumawag kanina. Hindi ako makapakali, na aksidente siya, baka may kinalaman dito yung asawa niya. Hell, I want to punch his face.
Nakarating na ako sa ospital, binigay sa akin ang cellphone ni Agnes at dali-dali kong kinuha ang number ng Raven na yun at tinawagan. Nakarating na ako sa ospital na sinasabi niya at agad ko rin siyang nakita doon, nakaupo at nag-aabang sa ER. Anong nangyari? Bigla na lang niya akong sinuntok. Ano na namang ginawa mo? Bakit mo siya hinayaang mag-drive? Alam mong hindi pa siya masyadong marunong. Ano ba ang ginawa ni Agnes sa'yo, at pinapahirapan mo siya ng ganto, isa kang malaking timang. Tatak pangalakal. Huwag mo akong minumura, hindi ko alam na magdadrive siya. Hindi mo alam, kasi wala kang pakialam. Sinuntok ko siya pero bago pa siya makaganti ay lumabas na ang doktor galing ER. Sino ang pamilya ng pasyente? Lumapit ako, asawa niya po ako. She's fine now. Nagkaroon lang ng maliit na cut sa noo niya, kaya siya nawala ng malay dahil sa pagkakauntog. You may now visit her. Nalipat na siya sa ibang room. Doc, kailan po siya gigising? Tanong ko, siguro bukas. Thank you po, Doc. Sabi ko, umalis na yung doktor, agad akong pumunta sa room ni Agnes. Nakita ko siyang nakahiga at walang malay sa hospital bed, ang dami niyang sugat. Sa braso, pisngi at kamay, may maliit din na cut yung noo niya. Kasalanan ko ito. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Ang dami niyang sugat. Biglang bumukas ang pinto, pumasok si Kerwin. Bakit? Bakit ang dami niyang sugat? Tinanong ko yung doktor, ang sabi niya nang dahil daw iyan sa mga bubog ng bintana ng sasakyan niya. Nakausap ko din yung mga pulis, ang sabi nila nakapreno daw yung truck, kaya hindi malakas ang impact ng pagkakabunggo dito. Nabunggo ang right side ng kotse niya dahil naramabasag yung sa gilid niya at tumalsik sa kanya, buti na lang daw at hindi malakas ang pagkakabunggo sa kotse niya, maswerte daw siya at nakapreno yung truck, kung hindi, wala na siya, pero God. Ligtas siya, nakita kong tumulo yung luha niya. Tumalikod siya sa amin at lumabas ulit. Mahal niya talaga ang asawa ko. Nakikita ko sa mga mata niya. Pero, ako, mahal ko ba ang asawa ko? Mahal ko siya. Hindi ko lang makalimutan ang nakaraan. Pag naaalala ko iyon, nagagalit ako. Hindi ko matanggap na may iba pang nakaang. Maputol ako sa pag-isip nang biglang may mag-text sa akin. Yung KTT ng number din. Inopen ko. Mula sa, hindi nakarehistrang numero. Kailangan nating mag-usap, may ibebenta ako sa iyo. Gusto kong sabihin sa iyo ang totoo tungkol sa iyong nakaraan. Tungkol kay Agnes at saka kay Morena. You need to know everything. Dapat mong malaman ang lahat. Meet me at. Bigla akong kinabahan sa text niya. Anong tungkol sa past ko, anong tungkol kay Agnes at Morena? Pumasok si Kerwin na may dalang prutas. Agad-agad akong tumayo, at lumabas tinawag niya pa ako pero hindi na ako lumingon at nagmadaling tumakbo papuntang parking lot. Agad-agad kong pinaharurot ang sasakyan ko at nakarating sa isang park, may nakita akong isang lalaki na nakatayo doon. Kami na lang ang tao dito dahil gabi na. Lumapit ako sa kanya. Ano ang kailangan kong malaman?